taong 1987 ay walang pagsidla ng kagalakan ng buong bansa dahil sa kanonisasyon ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Dahil siya ang kauna-unahang santo mula sa lahing Pilipino, tunay na naging simbolo siya ng ating pananampalataya. Isang malaking biyaya ang pagkakaloob ng Diyos ng unang santo sa Pilipinas sa katauhan ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Ako si Lorenzo Ruiz at ito ang aking kwento. Noong 16,000 taon nang isilang siya sa Binondo sa Maynila, si Lorenzo ay isang mestizo dahil ang kanyang ama ay dugong Chino at ang kanyang ina naman ay isang Pilipino. Naging isang sakristan sa simbahan ng Binondo si Lorenzo sa kanyang kabataan. Nang lumaki siya ay nagtrabaho sa parokya ng Binondo bilang isang sekretaryo dahil sa kanyang mahusay at magandang pagsusulat. Nagkaroon ng asawa si Lorenzo at biniyaan ng dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Nakatutuwang isipin na ang unang santo ng Pilipinas ay mula sa hanay ng may pamilya. Naging mabuting asawa at ama si Lorenzo sa kanyang mga anak. Isang insidente ang naging dahilan ng pag-alis ni Lorenzo sa bansa. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay napagbintangan siyang pumatay ng isang tao. Padre! Necesito tu ayuda! Kuwerte ha pasado. May ipunta ron, una false accusation. Di matara un Espanyol. Sinikap niyang tumakas sa mga taong dadakip sa kanya. Iniligtas siya ng mga paring Dominikano sa pagsama sa kanya sa barko na noon ay papalis patungong Japan. Ang mga pari at iba pang mga kasama ay papunta sa Japan na noon ay bantog sa marahas na pag-uusig sa mga Kristiyano. Nadakip si Lorenzo at mga kasama niya. Dumaan sa matinding pagpapahirap sina Lorenzo at ang kanyang mga kasama habang sila ay nasa kamay ng mga hapon. Naging matatag lamang sila dahil sa tulong-tulong na paghihikayat ng mga magkakasamang Kristiyano upang lumakas ang kanilang loob. Iba't ibang pagpapahirap at pag-uusig ang kanilang naranasan sa mga hapon upang itakwil nila ang kanilang pananampalataya. Ngunit nabigo ang mga hapon sa kanilang pakay. Mas matatag at matibay ang pananampalataya ni Lorenzo at mga kasamang martir kumpara sa kanilang inakala. Anata no shinko shiteshi, watashi tashi wa, anata no inoshu, shikoimashu. I will never deny my faith. Ako isang Katoliko na handang mamatay para sa Diyos Ama. Ako isang Katoliko na handang mamatay para sa Diyos Ama. Dahil dito ay nahatulan ng kamatayan si Lorenzo at ang kanyang mga kasamang martir. Ako ay Katoliko at pumuso kong tanggap kamatayan para sa Diyos.
kung mayroon man akong salibong buhay, hali ko lahat ito para sa kanya.